Awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Iwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. At ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito
na nagdudulot sa akin ng kamatayan. Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng mga dunog, ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binibitawang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabog ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay na sa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako'y ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nasakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon
hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Tunay nga po na walang hanggang pasasalamat ang palagi nating nasasambit tuwing tayo ay bumabalik at dumadalaw dito sa ating Minor Basilica of the Black Nazarene. Tunay nga po na sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, ipinakikita po ni Jesus ang kanyang pagkabahala sa kakulangan ng tao na kilalanin ang mga senyales ng panahon, signs of the times. Alam po natin kung kailan darating ang ulan o ang init. Subalit, minsan mga kapatid, hindi natin nakikita ang mga senyales ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Hinahamon po tayo ni Jesus na maging mapanuri at maging handa sa kanyang pagdating. Nalalapit na rin po ang Pasko. Marami sa atin ay excited na at marami ang paghahanda. Subalit, mahalagang suriin po natin, mga kapatid, ano ba talaga ang mas dapat nating paghandaan? Hindi masamang paghandaan ang mga dekorasyon. Hindi masamang paghandaan ang mga regalo. Subalit, higit sa lahat, dapat nating paghandaan ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Isa pa po, mga kapatid, ay ang pagpapakita po ng pangunawa at pagkakasundo po sa ating kapwa. Yung una tungkol po sa Signs of the Times, pangalawang punto po ng ating pagninilay, pangunawa at pagkakasundo sa ating kapwa. Bago pa tayo humarap sa hukom, ito po'y nagpapahiwatig na dapat tayong magkaroon ng malasakit at pagpapatawad. Huwag nating hintayin huling sandali upang ayusin ang ating mga pagkukulang at hindi pagkakasunduan. Mga kapatid, ako po'y bumibisita sa mga may sakit. At malimit ko pong nakakausap ang mga may sakit, lalo na yung may mga malulubhang karamdaman. Sabihin nating nabibigyan na po ng mga doktor ng taning. At ang kanilang mga nasa isip, alam nyo po ba, ang gusto po nila, yung mga kaaway nila, makasundo na nila, yung kanilang mga nagawang masama, nais na po nilang maituwid sapagkat gusto nila ng kapayapaan, gusto nila ng pagkakasunduan. Mga kapatid, sa ating pangaraw-araw po na buhay, madalas tayong nagkakaroon din ng hindi pagkakaunawaan sa ating kapwa. Baka ang iba sa atin, marami tayong mga itinatagong sama ng loob. Minsan sa kapatid natin, minsan sa ating mga magulang, minsan sa kapitbahay, minsan sa mga taong nakasakit sa atin noon. Subalit mga kapatid, maaari po itong magdulot sa atin ng pagkakalayo. Ano po ang imbitasyon sa atin ni Jesus? Na nawa ay maging mapayapa at hanapin natin ang pagkakasundo. Piliin natin ang kapayapaan kaysa sa paghihiganti. Mga kapatid, hindi magdudulot ng kapayapaan sa ating puso kapag alam mong ikaw ay marami pang mga kinagagalitan. Palayain mo ang sarili mo sa bigat ng hinalakit sa puso mo. Ang aral po, mga kapatid, dito ay pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Yun ang una, maging handa tayo araw-araw. Tayo hindi lamang sa pagdating ng Diyos naghahanda, kundi sa pagharap sa ating kapwa. Paghandaan din po natin, hindi yung napakatagal, pati yung ngayon, paghandaan natin, papaano ka haharap sa iyong kapwa at papaano mo paghahandaan ng pagharap sa iyong kapwa. Ang puso mo, punuin mo ng pagmamahal at pagpapatawad. Pagmamahal, pagpapatawad at pangunawa. Kaya nga po sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, dasalin po natin siguro ang ating intensyon na nawa, Panginoong Jesus Nazareno,
magkaroon po ng kapayapaan ng aking puso. Yung puso na maraming mga binibit-bit sa oras na ito. Ang iba sa atin may mga karamdaman, ang iba sa atin may pinagdarasal, yung ating mga mahal sa buhay na may sakit sa ospital ngayon, sa bahay. At ang iba naman sa atin ay may mabigat na dinadala, may pinagdadaanan na sa iba't ibang panig ng mundo, na sa iba't ibang panig ng probinsya. Bitbitin natin sa Poong Hesus Nazareno lahat ng ating mga nasa puso at hilingin natin, mahal na Poong Hesus Nazareno, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagmamahal ang puso ko. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang atin pong itutugon, mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan, ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay magkamit ang ating kahilingan sa Poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Hesus Nazareno. Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Hesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kalob, buhay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Hmm.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay.
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Oo, Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iyalay, ang lahat na ibibigay, puso ko'y sa iyo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusay ka'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalagdag po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po nawa't gabayan niyo po ako. Inintas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusay ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo
nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa na o sumakabilang buhay na, at sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila na mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo'y amin.
buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sigisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.